Hey, what's up mga ka-review? This is Ken Saki TV at ngayon gagawa tayo ng isang video reaction dito sa kanta ng Salva Kuta. Ang title ay Balik Tanaw. At itong kanta na ito ay isa sa mga nagpabalik, no? Sa aking alaala nung ako ay nagsisimula pa lang sa isang hip-hop lifestyle, no, mga ka-review. At nung napasok ko na at simulan ko na na manatili sa ganong klase ng pormahan at mga barkada, mga ka-review, is dito ko na mesmerize yung mga saya at yung mga alaalang, yung gintong alaala kung ako'y hip-hop pa, no? Hanggang ngayon naman eh, hip-hop pa rin naman ako. Loko-loko ka naman. Kung ano-ano na sinasabi ko dito. Ego yung puta. At yun mga ka-review, wala na naman tao. Ginaya mo na naman si Super D. Para ka na naman nasapian. At yun mga ka-review, wala na naman tayong inaantay. Pakinggan na natin ang track na ito. At isa rin, alam kong isa rin kayo sa magugunita ng inyong mga nakaraan pag napakinggan nyo ang kantang ito. Mga ka-review, ang grupo na to ay isa sa mga veterano na sa rap music, mga ka-review, ha? Ang Salva Kuta. Kung hindi, doon sa mga hindi nakakaalam, alam nyo na ngayon na sila ang kumanta ng Stupid Love, no, mga ka-review. At yung laging napapakinggan ko noon, meron ako napakinggan sa bus, no, na babae, yung hindi karapat-dapat na kinakanta niya. I think yung time na iniwan siya, mga ka-review, no, mga ka-review. So, grabe, grabe. Talagang yung mga kanta ng Salva Kuta ay tumatak yan sa masa ng mga panahon 90s era. Na kahit alam natin na ang mga rockista noon ang namamayagpag sa music ng mga time na sila ay nagsisimula. Tawa, lowa. Palakpak, palakpak. Isa sila sa mga nagpatuloy, no, mga ka-review. At syempre, kilala naman natin kung sino talaga ang nagbigay, no, ng talagang naglagay ng haligi sa rap music. Walang iba kundi ang ating dalawang hari, Francis Magalona and King AE. King Francis Magalona and King AE. Baka mamaya kasi sabihin ba't walang King Francis. Talaga kayo, oh. Talaga kayo mga komentaryo lagi, oh. So, ayan na, pareho ng My King para hindi bias. So, tara na, pakinggan na natin to. Hello. Start of the music, mga ka-review, meron na agad na pasasalamat, no? Talagang nirespeto nila yung dalawang pundasyon ng rap music. Ba't na naman tawa? Mali na naman ako ng pindot. Palakpak, palakpak. Pasensya na, mali ng pindot. Palakpakan natin. Kapa. Rap. Rap. Dito ako lagi, dito believe kila ano, kila Sir Joti, Magkila and Charlie Mac. Alam nyo, kahit anong bato nyo, pang-aasar nyo sa mga to, maniwala kayo sa hindi, marami ang umahanga sa mga to. Alam nyo bakit? Pinanindigan nila kung anong porte meron sila at kung anong signature ang tumatak sa kanila. Kumbaga, meron silang signature, no? Ayan. Lakas ng echo. Sorry. Yung signature nila, no? Yung porte nila, mga ka-review. Yun yung ginagamit nila magpahanggang sa ngayon. Marami na ang klase ng rap music na pumapasok, no? Sa Pilipinas, no? May mga mumble rap, alien rap, speed rap, multi, o kahit ano man yan, stick pa rin sila dun sa porte nila. Dahil dito sila nakilala at napatunayan na nila yan. Dahil
marami na rin silang natanggap na award, mga karibyo, no? Alam ko ang Stupid Love na Platinum Award yan. Di naman sila matanggap sa rap music. Igalang na naman lang sana sila doon sa mga kanta nilang na naiambag sa rap music, mga karibyo. Kaya lumilipat na lang sila sa Tagalog rap. But based on my doon sa aking pag-oobserba, ang Tagalog rap at rap music parang pareho lang eh. Basta may rap, pareho yun. Yan mga ka-review, naway igalang natin ang ating mga senior, no? Ika nga sa isang fraternity o sa isang gang, ugaliing igalang kung sino ang mas nakakatanda o kung sino ang seniority sa grupo, mga ka-review. Ha? Ha? Huwag yung magmamalaki masyado. Dahil baka isang araw, kayo naman ang pagmalakihan ng inyong mga ng mga baguhan. Yan. Tara, start na tayo. Maalala ko, no, dati pag pinapatugtog yan, meron akong natinan na isang dibo na pinatugtog namin habang nagiinom kami. Wala naman siyang totally, wala naman siyang talagang 18 roses yung mga ganun-ganun, no? Talagang inuman lang talaga na in-invite ka, pero dibo niya yun, mga review. And then, nasa isang sulo kami magtotropa at pinapatugtog namin yung kantang Ghetto Dogs na yung ano ba yan? Tao ng ina mo yata yun. At ayun, minura kami, mga ka-review, ng kanyang magulang. Ay, palaktok mo naman. Tawa. Yun, minura kami ng kanilang magulang dahil ang akala nila parang sila yung minumura sa kanta. Ayun, yun yung karanasan na naalala ko nung ako'y nakikinig, no? Nung kami ay umapin sa isang dibu party, no? At wala namang event na nangyari kundi inuman lang talaga. And sound trip, alam niyo naman, pag nagiinom tayo, kadalasan sound trip lang ang kaagapay natin, ano, mga review. Isa rin to, mga ka-review, yung pormahan ng rap, no? Ay, ng rap, ng hip-hop ng mga panahong 90s era, mga ka-review. At isa ako sa laging sinasabihan ng nanay ko na may tae ka ba sa puwet? At ganyan ang pantalon mo. Totoo naman mga ka-review, yung mga pormahan natin noon, di ba? Kahit sino nagsasabi, marami nagsasabi matatanda na, ano ba namang lasa yan? No, meron pa nga ako noon, nasabihan na, magwalis ka na ng kalaman sa hig. Gamit yung pantalon mo. Yeah. Yung mga discrimination ng tayo ay nagsisimula pa lang sa hip-hop community. No, mga ka-review. Yung mga hip-hop lifestyle. Doon natin lahat naririnig yung mga... Pero, mga ka-review, no? Once na naiporma mo ng ayos at maganda, yung forma mo noon, nako, ang tingin sa'yo ang taba ng pera mo sa bulsa. No? Lalong-lalo na kung may Cortez ka, Jack Taylor ka, Caterpillar shoes, yung boots, tapos white pants, white polo, and meron kang uso na ba close cut? Basta sombrero or bonnet. Yan. Tapos mga gangsta shade ka. Wow! The best ka na. Ahabulin ka na nun. Tatlo lang naman ang ahabol sa'yo. Kung di chicks, pana. Kung di pana, baseball bat. Yan lang ang ahabol sa'yo. Ay, iwagay-iwagay. Tira. Yung chorus nila, napakaganda sa tenga, masarap pakinggan, classic types, and napakalamig ng boses dito ni Sir, Sir Jyoti. Siguro bago to sumalang sa mic, mga ka-review is, uminom muna to ng San Miglight, no? Islam, Sir Jyoti, Lodi.
90s era. At ibalik ng 90s era. Samahan niyo ako at gunitain ang nakaraang balikan na tanawin. Isa rin ba kayo sa nagugunita nung pinapakinggan ng kantang ito, mga ka-review? Mag-comment lang kayo, wag na kayong mahiya. Masama yung laging nahihiya. Tanda, i-comment nyo lang, no, mga ka-review. No, isa kayo sa mga napakinggan itong kanta na to at ginugunita nyo ang inyong mga masasayang alaala nung kayo'y nagsisimula pa lang sa hip-hop lifestyle. Good vibes ang tugtugan, walang masyadong hate. I remember the days, puso pa ang cassette at tapes. At rewinder gamit ang lapis o ball. And isa rin to, mga ka-review. Alam ko naranasan nyo to. Kasi nung kami ay nasiraan ng fast forward at rewind, lalong-lalo na yung Walkman ko, na visit ako, na binato ko na lang, no, mga ka-review. Dahil sa inis ko, dahil ang hirap mag-rewind, kumukuha pa ako ng ballpen at lapis para ikot-ikot na parang chubibo. Na parang chubibo ang aking cassette tape. Cassette tape nga, no, mga ka-review. Nakakaurat lang. Kasi minsan pag sobrang ikot, natuputol. Nasisira na yung tape. Nabibisit tuloy ako. Side o side A, tapos ikot-ikutin. Namimiss mo na bang makipag-rap-rapan sa video o okay, gagamit ang beat ng watermelon? Ako naranasan ko to, no? May kumanta nun sa isang birthday. Naghanap lang siya, sabi niya, "Tol, pakihanap naman ako ng watermelon na beat." And then ako naman si Tanga, nanapang ko naman. And then yun, pagkasalang, kumanta siya, nag-rap siya. And dito nagkaroon ng discrimination kasi tinanong siya, ano bang klaseng ano yan, kanta yan? Ba't parang ano, parang nagsasalita lang. So, yun, sinabi namin na rap music po yan, minsan makinig po kayo, bumili po kayo. At dun sa lugar na yun, kung saan ako napagpad, mga ka-review, is mga ilang araw nakikinig na rin sila ng rap music. Alam mo, minsan kailangan mong ipakilala yung genre na pinakikinggan mo. Lalong-lalo na kung yung bagong kasama mo o tropa mo ay hindi alam kung gaano kaganda ang gintong kanta mga panahon na yun. Punta. Ben Davis na polo at Cortez aking paa. At sa inuman, pulutan ay bara. Freestyle at beatbox hanggang eto mga ka-review, meron din ako mga tropa niya na mahilig ng freestyle kapag lasing na. Minsan naman sila na po freestyle ng mga asawa nila. Mga ka-review, minsan nararanasan ko lang pag nagkakalasing na. Mayan may darating na mag-freestyle. Paglingon namin yung pala asawa niya. Katakatakatakatakatak. Speed trap pa yun, no, mga ka-review. And then, naranasan din namin, mga ka-review, yung habang nag-iinuman kami. Disperas yata ng Pasko yun. Nag-iinuman kami sa bahay. And then, pinapatugtog namin ng hip-hop music na kung saan ay paboritong-paborito namin noon. Magugulat na lang kami, biglang bumabalagbag ang aming bubong. Yung pala, binabato na kami. Kasi minsan sa isang community, kunwari, napadpad ka sa isang lugar, minsan titignan mo rin kung ano mga hilig nilang pakinggan, mga ka-review. Baka mamaya napapalibutan ka ng pangkista, ay puta, tapos ang buhay mo. Kasi ako, nung napadpad ako, no, napadpad ako sa Pasig, mga ka-review. Lugar to na hindi ko alam, hindi pala nakikinig ng mga rap music, mga ka-review. Yung pala mga hardcore rock ang pinapakinggan. Nagkataon na nagiinuman kami, yun ang pinapatugtog namin. Siyempre, kapalakasan na speaker yan nun Gulat na lang kami, bag. Kala namin may away sa labas, yung pala binabato na kami.
Yun yung masayang alaala namin ng mga panahon na yun. Mga batang 90s, panahon ay mabilis. Ibalik natin ang mga bagay na nakakabilis. Ibalik 90s era. Formahan namin noon through hip hop ang dating. Mga gintong kantahan, siguradong mapapasabay ka talaga yun. Simple lang. Ito lang yung mga gusto kong kanta. Yung simple lang yung lapat ng beat. Simple lang din yung pagkakanta. Style classical. Siguro nga tumatanda ka na. Gago, hindi ako tumatanda. Tumatanda ka na, Choy. Loko nito. Ibalik ng 90s era. Hindi katulad ngayon mga bis pambati. Kumusta mga tropang pag-gangsta gangsta kasa. Alam mo kasi yung mga beat ngayon, ano na, masyado ng malawak, no? Malayo na rin yung tawag dito. Yung pinagkaiba sa beat noon. Ngayon, napakarami, napakadali na talagang gumawa na talaga ng beat ngayon. Kahit manood ka lang sa YouTube, madali ka na matututo eh. Tsaka ang dami ng plugins na pwede mong ilagay, no? Nandun na lahat, kaya talagang malaki yung in-improve ng musika, ng rap music sa panahon ngayon. Ay, ala, clap-clap ko. Awa na naman din, sit. Sama mga bebes, hanggang mag-umaga, habang nakikinig kapag dirty sa tarosa, ang sumasawata si Butch, maniwata. Ito, mga ka-review, no? Sa mga hindi nakakaalam. Noong mga panahong 90s na hindi talaga kilalaga ng rap music, no? Walang ibang nakakapagpapanik ng mga underground rapper like Geta Dogs, no? Ay isang sa mainstream kundi si Puts Maniwata lang, no? Kung si Sir Andrew Ilang ang nakapagdala, saan ka nakakakita na pag pinakikinggan mo sa tape, no? Puro mura ang dala. Pero pagdating sa entablado sa mainstream, alam ko, isa kayo sa mga nakapanood dyan dahil may mga YouTube naman. Sa search nyo naman, no, mga ka-review. Isa yon sa mga alaala o isa yon sa golden era. Isa yung alaala sa golden era na masasabi natin, kumbaga, ginto na, kumbaga, gold memories, kumbaga, yung ginawa ni Sir Andrew E., no? Yung pagsamasamahin niya yung mga underground rapper tapos kakanta sa isang mainstream. Live pa yun, ha, mga ka-review, ha. Big respect and big salute kay Sir Andrew E., no? Doon sa mga haters dyan, huwag na kayo mang hate, pre. Supportahan mo lang natin yung mga yan. Di na, dahil sa mga yan, di rin naman yayabong rap music, eh. Diba? Sila nagsimula, eh. Alam niyo na yan, no? Kaya palakpakan natin sila. Panahon pag-rockista'y umeksena, nagkakamiss na talaga ang golden 90s era. Magtitipid sa baon para lang makaipon, at bibili ng rap album para may collection. May tunay na value yan hanggang sa ngayon. Wala ka pang bilip, pihit dito, pihit doon. Nagre-record ang bagong kanta sa radio station. Ito, hindi ko naranasan to kasi hindi naman ako rapper, eh. Listener lang ako. Pero siguro ganun kahirap, mga ka-review, yung dinadanas nila dahil nung mga panahon na yun, mga ka-review, hindi naman ganun kalaganap o kabilis ang pagsikat. Unlike ngayon, gumawa, maghubad ka lang dyan, no? Pag nakitaan ka ng spy camera at nai-upload, kinabukasan trending ka na. Diba? Gumawa ka ng musika, upload mo, turn mo, o ibus mo. Pagka dumami na viewers niyan, nakikita na yan, masisynchronize talaga yan sa YouTube dahil yung pinaka, ano yan, eh, meron tinatawag yan na nasa dulo ng dila ko, di gumano, sabi. Basta meron yan para buminga, lagi kang napapanood, no, mga ka-review. Pag sobrang dami na ng viewers mo, lumalabas na lumalabas yan sa mga account bigla. Kahit hindi ka nakasubscribe, no, mga ka-review. Or kapag yung tropang nyo napanood yan, and mailang araw lalabas yan dun sa pinaka-YouTube nyo dahil napanood nyo yan ng nakasubscribe sa'yo. Or napanood yan ng tropa mo.
naabang ng paglabas sa television. Minsan galing sa upet at sa umet. Merong at siguro naman mga ka-review, isa rin kayo sa mga yan, ano? Hindi naman lingid sa kaalaman ng lahat eh. Dumaan din kayo sa pangungupit para lang makaipon, makabili ng bagong cassette tape or makabili ng bagong pamporma, no? Naalala ko pa noon na para lang makabili ako ng pamporma ko noon kahit sa ano, ukay-ukay mga ka-review. Kung maaalala nyo sa bangbang, nandyan lahat ng mga signature na pamporma ng mga panahon ng 90s pa. Diyan ako bumibili. Nakabili ako dyan dati ng Cortez na second hand. Pero hindi siya totally second hand dahil mayroon pa siyang tag price. Ang tag price noon is nasa $1,000 yata yun. O $700 yung Cortez noon na nabili ko. Yan sa Bangbang. Patawa. Dyan din ako nakabili ng original jersey ni Jordan na may pirma niya. Worth of $450. Nabili ko lang siya ng mga $350. And yung Cortez nabili ko ng mga 1,000 yun. No? And marami pa, marami ka pang makikita dyan sa Bangbang dati. Isa rin yan mga ka-review. Kapag ang isang bagay hiniram sa'yo noon, nahirapan ka nang mabawi yun. Kasi may mga tao na igi ng hiram, hindi na nagbabalik, natitipuhan na nila. At meron din namang igi ng hiram, pagbalik sa'yo, meron ng ano yan, meron ng pabaon. It's either baktol o alipunga. Mga banat na noon, tanging Tagalog ra aming naging kundasyon. Tagalog ra aming naging kundasyon. Mga ka-review, yun ngayon naging Tagalog rap, no? Naging Tagalog rap yung naging pundasyon talaga nila noong mga panahon. At doon sila kumapit at yun din ang bumuhay sa kanila noong panahon na yun, mga ka-review. Dahil nga, isa nga sila sa mga veterano na pagdating sa rap music. Isang kasi ngayon, yung mga baguhan ngayon, nakatikim lang ng kasikatan is hindi na talaga nila alam o hindi na nila nire-respeto yung mga datihan, mga ka-review. Marami naman talaga ang gano'n na nangyayari sa panahon niyo. Ano mga ka-review, yung mga pormahan talaga noon, talagang hip-hop na hip-hop talaga. Unlike ngayon, may K-pop na. No, may hip-hop na K-pop na. Saka may hip-hop na pangkista na. 90s era. Interlude na to. At yun mga ka-review, natapos na rin ang ating video reaction sa witing ito na ang balik tanaw ng Baisal Bakuta. At hindi naman masama, no, na gunitain natin yung mga magandang nangyari sa ating buhay at kahit pangit na rin, no. Pag napakinggan mo tong kanta na to is para kang bumalik sa 90s era. So hanggang dito na lang ang aking video reaction sa kantang ito. Peace out.